Ang US Army ay maglalagay ng mga bagong binuo na missile sa rehiyon ng Indo-Pacific ngayong taon na may mga karagdagang uri sa pipeline, sinabi ng commander ng Pacific Area na ito sa mga mamamahayag sa kamakailang pagbisita sa kabisera ng Japan. Hindi ko tatalakayin kung anong sistema at hindi ko sasabihin kung saan at kailan, sabi ni Gen Charles Plain sa isang media roundtable noong Martes sa US Embassy. Sinasabi ko lang na magkakaroon ng long-range precision fires capability. Ang US at mga kaalyado na Japan at Pilipinas ay naghahanda para sa isang potensyal na labanan sa China. Na ipinagmamalaki ang isang mabigat na missile force sa paligid ng Taiwan o sa South China Sea. Noong Nobyembre, sinabi ni Plain sa mga mamamahayag sa Halifax International Security Forum sa Canada na ang Army ay magpapakalat ng limitadong bilang ng Tomahawk at SM-6 missiles sa rehiyon, ayon sa ulat noong Nobyembre 19 sa Defense One. Ang mga land-based na Tomahawks, na may saklaw na higit sa 1,000 milya, ay ipinagbawal sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Ngunit ang US ay huminto sa kasunduan noong 2019 dahil sa hindi pagsunod ng Russia at itinatag ng Marine Corps ang una nitong Tomahawk unit noong Hulyo 2023 sa Camp Pendleton, California. Hindi ko sasabihin kung saan o kailan kami magde-deploy sa 2024, sabi ni Plain sa Japan. Mayroon talagang maraming mga sistema sa pag-unlad. Binanggit ni Plain sa Tokyo Roundtable ang Typhoon Launcher, na idinisenyo upang magpaputok ng SM-6 at Tomahawk missile. Ang sistemang iyon ay may hypersonic capability, anya, na tumutukoy sa mga missile na maaaring maglakbay ng mas mabilis. Kaysa sa 5 beses ang bilis ng tunog. Nagsalita din si Plain tungkol sa long-range, anti-ship precision strike missile, na nakatakdang maabot ang paunang operating capability sa taong ito. Ang bagong surface-to-surface na sistema ng armas ay maghahatid ng mga pinahusay na kakayahan sa pag-atake, pag-neutralize, pagsugpo at pagsira ng mga target gamit ang missile-delivered indirect fires hanggang 499 kilometers. Isinulat ng manufacturer Lockheed Martin sa website nito. Nashoot namin ang HIMARS sa isang bilang ng mga bansang ito ngayon, sabi ni Plain sa Halifax. Iba lang itong missile na ilalagay dito. So, I don't necessarily think we need to have an agreement with other countries ahead of time.